Jocelyn, tulungan mo ko. Hindi pwedeng malaman ng mga magulang ko ang tungkol sa bata na to. Pawis na pawis pa si Arlene. Tinitingnan niya ang batang lalaki na nababalot lamang ng lampin. Sariling anak niya na gusto niyang alisin sa kanyang buhay. Matagumpay na naitago ni Arlene sa mga magulang niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nasa malayong probinsya ang mga ito at nasa Maynila naman siya, sa boarding house na tinutuluyan niya. Ang alam ng mga ito, nag-aaral siya. Wala din naman alam ang mga ito sa syudad o sa social media. Malaki rin ang tiwala ng mga ito sa kanya. At hindi si Arlene ang klase ng babae na lalandi o mabubuntis kaagad. Kaya nagawa niyang itago ang tungkol doon. Pero nang lumabas ang anak ni Arlene, yon ang katotohanang hindi niya maitatago. Naaawa rin naman siya sa bata, pero mas malaki ang takot niya sa kanyang mga magulang. Natatakot siyang itakwil at malaman ng mga ito ang tungkol sa kung ano-anong inatupag niya sa halip na mag-aral. Inaya siyang uminom ng mga kaibigan niya at hindi niya alam kung anong mayroon sa araw na yon at sumama siya. Doon na nangyari ang lahat. Nalasing si Arlene. Naibigay niya sa lalaking hindi niya kilala ang kanyang sarili. Hindi niya masabing pinilit siya dahil ginusto niya rin naman. Pero hindi niya inasahang mabubuntis siya at wala siyang maituturong ama. Ha? Arlene, ano naman gagawin ko sa anak mo? Tanong ni Jocelyn sa kanya. Gulat na gulat pa. Tumulo ang mga luha ni Arlene. Marami kang kilala rito, di ba? Ipamigay mo. Please, hindi siya pwede sa akin. Magagalit ang mga magulang ko. Sasaktan din nila ako. Mapapahiya ako. Huhusgahan pa ako ng mga kamag-anak ko ni hindi ko kilalang tatay ng bata. Napakagatlabi si Jocelyn at kinuha ang baby niya. Kawawa naman tong anak mo, pero sige, kung talagang hindi mo kaya, ako nang bahala. Sure ka na ba talaga? Narinig ni Arlene ang iyak ng sanggol. Dumaan agad sa kanyang konsensya. Hindi niya naman gustong pabayaan ang kanyang anak, pero hindi niya kayang panindigan. Natatakot siya sa galit ng kanyang mga magulang. Iba magalit ang mga ito, lalo na ang kanyang ama. Malalaman ng mga itong pumunta siya sa bar at nabuntis siya ng hindi niya kilalang lalaki. Baka hindi na siya pag-aralin. Hindi niya magawang ipalaglag ang bata, kaya itinuloy niya ang pagbubuntis. Maliit lang naman siyang magbuntis, subalit ngayon, hindi na pwedeng manatili sa kanya ang kanyang anak. Marami pa rin siyang pangarap. Mag-aaral pa si Arlene, makakatapos, magkakaroon ng magandang trabaho. Hindi niya gustong simulan ang buhay niya kasama ang isang batang hindi niya naman inaasahan. Tumango si Arlene. Sigurado na ako. Please, ikaw nang bahala sa batang yan. Dalhin mo sa tao na kayang alagaan at mahalin siya. Hinawakan ni Jocelyn ang kanyang kamay. Makakaasa ka. Nang makaalis ito kasama ang kanyang sanggol, hindi pa rin makahinga ng maluwag si Arlene. Pero kahit paano, nabawasan ang kanyang problema. Magpapatuloy ulit siya sa pag-aaral na parang walang nangyari. Sa kabila ng mga naganap, gagawin niya ang kaya niya para maging okay ulit ang lahat para sa kanya. Makalipas ang 7 taon, Naomi, gising na, papasok ka pa sa school. Ginising niya si Naomi, ang anak ng kanyang asawa sa una nitong nakarelasyon. Bumangon naman agad si Naomi at nakabusangot pa. Halatang bad mood ng ginising ni Arlene. Ganun naman talagang anak ng kanyang asawa. Bugnutin pero mabait din naman. Yun nga lang, may pagkamaldita. 2 taon pa lang silang kasal ni Gab, kaya parang medyo nangangapa pa rin talaga siya sa buhay may asawa. Lalo na kay Naomi na anak nito. 8 years old na ito at minsan hindi niya talaga makuha ang ugali. Tinulungan ni Arlene si Naomi sa uniform nito. Lumabas naman ito sa banyo at inagaw sa kanyang damit. Napabuntong hininga na lang siya. Mahirap kunin ang loob ni Naomi dahil may connection pa ito sa tunay nitong ina. Hindi niya naman pinigilan yon. Gusto niya lang maging open din sa kaniyang bata. Gusto niyang ituring itong anak, lalo na at asawa niya na si Gab. Bumaba na lamang ulit si Naomi.
Nandoon ang asawa niya sa hapagkainan. Nakapag-asikaso na rin naman siya, kaya sumabay na siya sa almusal. Oh, nasan si Naomi? Tanong ni Gab sa kanya. Humigop siya sa kaniyang kape. Nagbibihis na, tutulungan ko sana pero mukhang kaya niya na naman. Hindi ko kayo natatanong palagi dahil lagi akong busy sa trabaho. Pero okay ba kayong dalawa? Nakukuha mo na bang ugali ni Naomi? Napailing na lamang si Arlene. Mabait naman siya pero mahirap talagang kunin ang loob ng anak mo. Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Gab. Pasensya ka na. Pagsasabihan ko ulit. Mabait naman si Naomi. Tumango si Arlene. Alam ko naman yon, pero wag na lang siguro natin pilitin yung bata. Hayaan na lang natin na siyang lumapit. Kahit hindi mo sabihin, alam kong ayaw ng anak mo na naging mag-asawa tayo. Hindi alam ni Arlene noong una na may anak na si Gab. Isang taon ng relasyon nila, sa kanya pa lamang nalaman na may anak na ito. Hindi niya naman makuhang magalit. Mahal niya na si Gab ng mga panahong yon. Mahirap ng bitiwan para sa kanya. Isa pa, anong karapatan niyang magalit? May anak din naman siya. Yun nga lang, pinabayaan lang talaga niya. Biglang sumama ang timpla ng araw ni Arlene. 7 taon ang lumipas, dala-dala niya pa rin ang konsensya, ang ginawa niya sa sarili niyang anak. Pero hanggang ngayon, yun ang sekreto niya na hindi niya pa rin maamin-amin. Siguro nahihiya lang talaga si Arlene sa pinamigay niyang anak. Parang wala siyang karapatan kahit tawagin man lang itong anak. Sa sobrang takot niya noon, ni hindi niya man lang nabigyan ng pangalan ang bata na nagmula sa kanya. At pakiramdam ni Arlene habang buhay niyang magiging dungis yun. Teacher pa man din siya. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalamang may pinabayaan siyang anak. Pero naiisip niya pa rin ito. Wala talaga siyang balita. Hindi niya rin alam kung saan magsisimulang maghanap. Hangad niyang kung saan man ito dinala ni Jocelyn, maging maayos pa rin ang buhay nito. Pagkarating sa school, sinalubong siya ng kanyang mga estudyante. May nagpresenta pang gustong dalhin ang kanyang mga gamit, pero umiling siya. Kaya niya naman ang mga yon. Ang aga talaga ni Ma'am Arlene, ang sipag naman talaga. Saad ng katrabaho niyang si Ma'am Mel. Natawa na lang din naman siya. Siyempre, bawas sa sahod kapag late. Alam mo naman, pera is life. Arlene, anong oras ka ba natutulog? Tanong ni Ma'am Clara habang hawak ang kinuha nitong tubig sa water dispenser. Mukhang halos buong araw ka na lang nasa school. Late ka nang umuwi tapos maaga ka pang pumapasok. Baka naman nakakalimutan mo ng asawa mo. Oo nga, sigurado akong hindi mo na nakikita ang mister mo araw-araw. Kaya siguro hindi pa kayo nagkakaroon ng baby. Kulang ka sa dilig. Sabi naman ng isa niya pang katrabaho. Mahina siyang tumawa. Hindi naman, wala lang talaga kaming plano ngayon ni Gab. Busy din kasi kami sa kanya-kanya naming trabaho. Saka alam niyo na, kinukuha ko pa ang loob ni Naomi. Si Naomi? Tanong ni Clara. Sinabi mo pa, estudyante ko siya ngayon. Kakaiba talaga yung ugali niya. Maraming nakakaaway sa mga kaklase. Yung sa mga sagutan bang maasar ka talaga? Talaga? Tanong ni Arlene na may halong pag-aalala at pagkabahala. Batid niya na may tinatago talagang sungay ang anak ni Gab. Palagi pang pinapakita kay Arlene ang ugaling ganoon. Si Gab na lang talaga ang humihingi ng pasensya sa kanya. Bukod doon, hindi na magtataka si Arlene kung bakit alam ng mga katrabaho niya ang relasyon niya sa kanyang stepdaughter. Kitang-kita ng mga itong mailap sa kanyang bata, kahit nasa iisang school lang naman sila. Sinusubukan naman talaga ni Arlene, pero nahihirapan pa rin talaga siya. Nagpatuloy si Clara. Sa totoo lang, marami naman talaga nakakapansing mga kapalitan kong teacher sa ugali ni Naomi. Kapag sinabihan mo siya, may mga pagkakataon, nagpapakita siya ng masamang ugali. Parang hindi niya siniseryoso ang mga sinasabi ng mga matatanda sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin, sabi ni Arlene. Lahat na yata ng pagsisikap ko, walang epekto sa anak ni Gab. Pinapakitunguhan ko naman siya ng maayos. Pero parang wala pa rin. Minsan nag-aaway kami dahil sa maliliit na bagay. At kahit siya ang mali, parang ipinaparamdam niya sa akin na kailangan ko pang mag-sorry.
Given na mas matanda ako at wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Napabuntong hininga si Ma'am Clara. Baka kailangan mo rin tanungin kung ano talagang nararamdaman ni Naomi. Baka may pinagdadaanan siya na hindi mo alam. Ang mga kabataan minsan, hindi nila alam kung paano sasabihin ang nararamdaman nila. Kaya minsan, ang labas sa atin, may masama silang ugali. Ganyan ang anak ko eh. Ginawa ko na yan, pero wala pa rin talaga. Namamroblema ang sabi ni Arlene. Sandali siyang natulala. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Nahihirapan siyang maging ina para kay Naomi. Simula pa lang naman, hindi na siya naging mabuting ina. Napapikit si Arlene. Masigla siya kanina pero biglang nagbago ang kanyang mood. Naalala niya na naman ang batang ipinamigay at pinabayaan niya noon. Gusto niyang hanapin ang sariling anak kahit tingnan lang kung saan ito napunta. Pero hindi niya alam kung nasaan si Jocelyn at wala siyang ideya kung saan ito dinala ang bata. Laging ganoon ang cycle ng kanyang buhay. Papasok sa trabaho, iintindihin ng asawa at pakikisamahan ang anak nito. Paulit-ulit na lang, subalit nagkaroon ng ibang rutin ang kanyang buhay nang makilala niya ang batang lalaki na si Rex. "Excuse me po, magandang umaga po," sabi ng maliit na boses mula sa batang nakatayo sa pintuan. Lumingon si Arlene at bahagyang naguguluhan. Nakita niyang isang batang lalaki na nakatayo roon. Sandali siyang natigilan. Gusot ang uniform ng batang lalaki. Halos maghimulmul na rin ang pants nito. Malago ang medyo magulong buhok, kaya mas lalong nagmukhang hindi maayos tingnan. "Good morning," bati ni Arlene. "Ano kailangan mo?" Tumingala sa kanya ang bata at inabot ang report card nito. "Sinabi po ng isang teacher doon na dapat po akong pumunta rito. Ibigay ko po sa inyo yan. Dito daw po ako papasok." Tiningnan niya ang pangalan nito. "Rex M. Tuazon? Late enrollee ka siguro. Halika, pasok ka." Hindi siya na-inform tungkol sa isang bagong estudyante na darating ngayon. Naloloko talaga siya sa mga in-charge sa registrar. Hindi muna sila ini-inform, tapos hindi mo lang ihatid ang bata. Turo lang ng turo at kung saan na lang section, basta isasaksak ang bata. "Sige na Rex, pasok ka na," sabi niya pa ulit sa bata. Napansin niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Rex. Napatingin siya sa bag nito. Napabuntong hininga siya. Luma iyon at parang ilang beses nang ni-repair. 1 week na simula nang nag-first day of school. Grade 2 at bata pa lang si Rex. Kaya nagtataka siya kung nasaan ang mga magulang nito at bakit kahit isang bagong damit, hindi man lang naibili ang bata. "Sinong kasama mong matanda? May kasama ka ba?" tanong niya rito. Tumangon naman agad si Rex. "Meron po, si Kuya Lito po, kaso umuwi na." Hinawakan ni Arlene ang kamay nito. "Pasok ka na, bakit ba hindi ka pumapasok?" Napanguso ito. "Nahihiya po ako, late po kasi ako ma'am." "Ma'am Arlene," nakangiting dugtong niya. Dinala niya si Rex sa bakanting upuan sa likod. Inilagay nito ang backpack sa sahig sa tabi nito. Pinagmamasdan ni Arlene ang bata habang nakaupo. Tahimik lang ito pero animoy palaging kawawa. "Okay ka lang ba dyan, Rex?" tanong ni Arlene sa bata. Tumango naman ito at tipid ng umiti. "Opo, salamat po Ma'am Arlene." Sa pagbabalik ni Arlene sa harapan, malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung para saan ang nararamdaman niya. Hindi niya batid kung anong mayroon kay Rex at parang binabagabag siya palagi. "Sige class," sabi ni Arlene. "Simulan na natin ang lesson ngayon." Nang magsimula siya, napansin niyang hindi aktibo si Rex sa klase. Pero nakikinig pa rin naman. Naiintindihan niya naman ito dahil late enrollee at parang nangangapapa sa mga dapat gawin. Gayunpaman, inaasahan ni Arlene na mas maramdaman pa sa klase niya si Rex. Pakiramdam niya matalino itong bata at matutuwa siya kapag nakita niyang nakakapag-adjust na ito sa klase. "Ah, love, pinauna ko na si Naomi," saad ni Arlene habang kausap si Gab sa cellphone. Sumagot naman ang kanyang asawa. "Bakit? Saan ka pupunta?" "Ah, sa apartment lang.
Lilinisan ko, bibisita rin kasi sina mama at papa sa akin dito. Finally, nag-open up na ulit sila sa akin. Doon sila magstay for the meantime. Nahihiyang sabi ni Arlene. Huminga ng malalim si Gab. Bakit hindi na lang dito sa atin? Malaki naman tong bahay natin. Napakagatlabi si Arlene. Alam mo naman, di ba? Hindi pa rin matanggap ng mga magulang niya si Gab bilang kanyang asawa. Ayaw ng mga ito sa kanyang asawa dahil may anak na. Naging matigas lang talaga ang kanyang ulo at ipinaglaban ng lalaki. Naging malakas ang loob niya simula nang magkaroon siya ng trabaho at medyo malaya na mula sa mga inaasahan ng kanyang mga magulang mula sa kanya. Hindi alam ng mga ito na may anak na rin naman siya. Gusto ng mga ito ng maayos at halos perpektong lalaki para kay Arlene. Pero alam niya sa kanyang sarili na malayo siya sa pagiging perpekto, na marami siyang naging mga pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi siya kinausap ng mga magulang niya sa loob ng 2 taon. Tiniis siya ng mga ito, pero siya pa rin ang nagpakumbaba. Kaya nga masaya siya kahit papaano na bibisita ng mga ito sa kanya. Arlene, kailangan nating pag-usapan ng tungkol sa asawa mo. Ano ba? Wala ka ba talagang balak hiwalayan ang lalaking yon? Tanong ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Arlene. Mama naman, asawa ko na po si Gab. Huwag na po sana ulit kayong magtanong ng ganyan. Hindi po tayo dapat nag-uusap ng ganito. Tapos na po yan. Pinilit niyang manatiling kalmado sa kabila ng pag-apila na sinasabi ng kanyang ina. Hindi pa rin talaga nagbabago ang mga pananaw ng mga ito. Hindi pa rin gusto ng dalawa si Gab para sa kanya. Ang ama niya naman ang nagsalita. Hindi, hindi pa kami matatapos. Dahil alam naming maling lalaki ang pinili mo. Nakatapos ka sa pag-aaral. Magandang trabaho mo. Lumaki ka naman ng maayos. Bakit sa lalaking may anak nang pinili mong maging asawa? Sa una nga, nag-fail si Gab. Paano pa kaya sa'yo? Hindi pa rin namin nagustuhan ang pagsuway mo sa amin. Nagkatrabaho ka lang at kaya mo na. Binabaliwala mo na ang mga utos namin sa'yo. Mga utos na sobrang higpit at nakakatakot. Sa ganoong tahanan siya sinanay ng kanyang mga magulang. Kaya nga nang magkulehiyo siya at napilitang mag-boarding house, parang nakawala siya sa hawla. Gayunpaman, ang sandaling kalayaang iyon nagdulot sa kanya ng isang pangyayaring hindi kasama sa kanyang mga plano. Hindi alam ni Arlene kung bakit labis ang takot niya sa kanyang mga magulang, lalo na noong bata pa siya. Talagang sinasaktan siya ng kanyang ama, hindi pinapalabas sa kwarto at minsan hindi pa pinapakain kapag gumagawa siya ng kasalanan. Parehong mabigat ang kamay ng mga ito sa kanya. Kumupit siya dati ng pera sa kanyang ama. Pinakamalalang ginawa sa kanya noon, pinaso ang kanyang kamay ng nagbabagang kahoy at nasa mga palad niya pa rin ang peklat ng ginawang iyon sa kanya. Mahal ni Arlene ang kanyang mga magulang. Akala niya noon, dinidisiplina lang siya ng mga ito. Pero habang lumalaki siya at nagkakaisip, napagtanto niyang labis ang mga ginagawa ng mga ito sa kanya. Kaya nagsikap talaga si Arlene mag-aral at nang makatapos at ilang taon lang nagtrabaho, nag-asawa kaagad. Gusto niyang kumawala sa kanyang mga magulang. Kaya kahit noong una, nagulat siyang may anak si Gab, tinanggap niya na lang. Basta maikasal agad siya sa taong mahal niya. Bakit po ba kasi ang dami ninyong kinikimkim na galit kay Gab? Nag-fail po siya sa unang relasyon niya dahil naging toxic na at ang babae ang may pagkakamali sa kanya. Pero iba po yung sa amin. Mabuting tao po si Gab. Kaya hindi niya po deserve lahat ng mga panghuhusga. Napapailing na sabi ni Arlene. 2 taon pa lang kayo, Arlene. Sagot ng kanyang ina. Marami pang pwedeng mangyari. Hindi mo pa naman lubusang kilala yung si Gab. Ilang buwan lang ba kayong magkarelasyon noon bago kayo magpakasal? Bawat salitang binibigkas ng mga magulang ni Arlene, parang kutsilyo na naguukit sa kanyang puso. Minsan ay hindi niya na maintindihan kung mahal ba siya ng mga ito o masyado ng sobra. Hindi na lang siya hinahayaang maging masaya sa desisyong siya mismo ang gumawa. Masaya po ako na kinakausap niyo na po ako pagkatapos ng 2 taon. Pero wala po bang puwang para sa pag-unawa at pagtanggap sa inyo? Tanong niya.
Ang tinig niya ay puno ng hinanakit. Matapos ang lahat ng pagsunod ko po sa lahat ng gusto niyo simula bata pa, sa halip na suportahan ako, lagi niyo pong kinokontra ang mga desisyon ko. Malaki na po ako. Hindi ko po kayo inaalis sa buhay ko, pero sana matutunan niyo naman pong kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. At kung magkamali man po ako, ako na po ang bahala ron. Umuwing masama ang loob ni Arlene sa kanyang mga magulang. Akala niya magiging okay na ang lahat. Yun naman pala, yun pa rin ang opinyon ng mga ito tungkol sa kanyang asawa. Nasa biyahe na siya sakay sa kanyang sasakyan. Naiinip si Arlene sa traffic pero parang ayaw niya munang umuwi. Siguradong mahahalata ni Gab na hindi maganda ang kanyang mood. Napapikit si Arlene at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung kailan maghihilom lahat ng trauma na binigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Alam niyang mahal siya ng mga ito pero talagang mahigpit at wala talaga siyang boses sa pamilyang yon. Pagmulat niya sa kanyang mga mata, umawang ang kanyang bibig nang makita si Rex sa kalsada. May dalang maraming basahan at nilalapitan ang mga jeep na nakatigil dahil sa traffic. Nang umusad ang sasakyan, muntik pa itong mahagip. Lumapit agad siya sa dashboard para mas lalong matanaw si Rex. Ano bang ginagawa niya ron? Nang umusad ang sasakyan niya, sakto naman tumapat sa kanya si Rex. Binaba niya agad ang bintana ng kanyang sasakyan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Arlene sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Rex. Ma'am Arlene? Gabi na, anong oras na? May pasok ka pa bukas. Nag-aalalang sabi niya rito. Ipinakita nito ang bilog na basahang ibinebenta nito. Nagbebenta po ako ng basahan eh. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po ito nauubos. Napatingin siya nang umusad ang sasakyan. Bibilhin ko na lahat yan. Po? Gulat na tanong ni Rex sa kanya. Bumusina ang mga sasakyan sa likod niya. Napilitan tuloy siyang umusad pero nilingon niya pa rin si Rex. Bahagya naman itong naglakad para maging magkatapat agad sila. Ma'am Arlene, talaga po, bibilhin niyo po itong mga paninda ko? Tanong sa kanya ng bata. Tumangon si Arlene. Oo nga, please sumakay ka muna sa akin, saka delikado rin sa daan. Punta ka na sa kabila pag bubuksan kita. Sumunod naman agad si Rex nang makasakay ito o malingasaw agad sa sasakyan nito ang amoy ng bata. Amoy araw at natuyuan na ng pawis. Sa liit ng katawan ni Rex, hindi niya inasahang nagtatrabaho na agad ito. Kaya nga pinasakay niya kaagad, baka mabangga pa ng malalaking sasakyan at hindi pa makita. Kanina ka pa ba nagtitinda? Gabi na, kumain ka na ba? Tanong niya ulit kay Rex. Umiling naman ang bata. Hindi pa po ako kumakain. Kulang pa po ang pera ko. Pangbili lang po ito ng gatas ng kapatid ko. At opo, kanina pa pong hapon ako nagtitinda. Kumunot ang kanyang noo. Nasaan bang mga magulang mo? Dumaan ang lungkot sa mga mata ni Rex. Wala na po si nanay. Si tatay naman po nasa bahay lang. Minsan lasing, minsan hindi umuuwi. Mabuti na nga lang po. Inaalagaan ng asawa ni Kuya Lito si Chi. Naiwan ko po muna para may makain po kami at pangbili po ng gatas. Humigpit ang hawak ni Arlene sa manibela. Nabalot siya ng awa para sa munting batang nasa tabi niya ngayon. Hindi nito deserve ang magtrabaho at maghirap para buhayin ang sarili. Saglit niyang nilingon si Rex. Nagmamadali ka ba? Since bibilhin ko ang mga paninda mo, sama ka na lang sa akin ha. Hindi pa rin ako kumakain. Sabay na tayo. Nang may nakita agad siyang restaurant, niliko niya agad ang kanyang sasakyan. Bumaba siya at pinagbuksan si Rex ng pinto. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Bumaba ang tingin niya kay Rex na sobrang lawak ng ngiti. Alam ni Arlene na natural at inosente ang mga bata. Pero nang makita niya yun kay Rex, parang may humahaplos sa buo niyang pagkatao. Pinaghilan niya ito ng upuan. Upo ka muna rito Rex, pupunta lang ako sa counter o order ako ng pagkain natin. Nang pumunta sa counter, marami siyang binili para na rin may maiuwi si Rex. Pakiramdam niya sa itsura pa lang ng kanyang estudyante, kanina pa itong hindi kumakain. Bumalik si Arlene sa lamesa. Tiningnan niyang mabuti si Rex na tinitingnan ang ibang kumakain doon.
Nang may makita itong isang buong pamilya na medyo maingay at tumatawa, nakikitawa rin ito. "Araw-araw ka bang nagtitinda ng ganoon?" tanong ni Arlene. Tumangon naman si Rex. Opo, sa mga driver sa jeep po ako nagbebenta." "Eh, papaano kapag papasok ka na? Dapat hindi ka nagtatrabaho. Dapat nag-aaral ka lang. Naglalaro." Puno ng awa na sabi ni Arlene. Pero nakuha pa rin umiti ni Rex sa kabila ng pagod sa mga mata nito. "Nakakapaglaro pa naman po ako. Saka wala po kasi akong magiging baon at kakainin kung hindi po ako magbebenta ng basahan. Nagbago na po si tatay eh. Hindi niya na po kami mahal simula nang mawala si nanay." Parang may tumusok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naaalala ang anak niyang pinabayaan niya. Napaisip si Arlene na kung katulad ba ni Rex, magsusumbong din ng ganoon ang sariling anak niya sa kanya. Ngayon, nakikita niya ang isang katulad ni Rex, mas lalo siyang inuusig ng konsensya. Wala siyang kaalam-alam sa kalagayan ng kanyang anak, ni hindi niya alam kung nasaan ito. Siguro may muwang na ito at galit sa kanya, ni hindi niya man lang nabigyan ng pangalan ang sariling anak. Ibinaba niya sa kandungan ang nanginginig na mga kamay. Mabuti na lamang dumating na ang kanilang pagkain. Bahagyang kumalma si Arlene, hinayaan niya na lang si Rex na i-enjoy nito ang pagkain niya. Pero natigilan siya nang may mapansing kakaiba rito. "Rex, saan galing yung mga peklat mo sa katawan?" tanong niya sa bata. Ngayon niya lang talaga napansin yon. Medyo tsokolate ang kulay ng balat ni Rex kaya hindi masyadong halata. Pero kapag nilapitan na, doon mapapansin ang mga tila, mga peklat na dulot ng pagkapaso. Biglang naging malikot ang mga mata ni Rex. Wala po ito, Ma'am Arlene. Malikot po kasi ako kaya kung ano-ano pong nangyayari. Dahil lang po sa mainit na tubig to pero matagal na naman po kaya okay na." Tiningnan niyang mabuti si Rex. Hindi siya mapakali. Pakiramdam ni Arlene, hindi ito nagsasabi ng totoo. Gayunpaman, hindi na rin siya masyadong nagtanong. Nakikita niyang nag-e-enjoy ang bata sa kinakain nito, kaya hindi niya na lamang ginambala. Nang matapos silang kumain, hinatid niya na si Rex. Yun nga lang, hindi kasya ang sasakyan niya. "Ma'am Arlene, dito na lang po ako bababa sa may manukan. Kapag diretso po, mahirap pong makaalis ang sasakyan nyo kasi po, malapit po kami sa palengke." Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Sumulyap siya kay Rex. Pananalita pa lang nito, halatang hindi lang ito sa school matalino. Matalino ito sa maraming bagay, pero parang hindi tama kung iisipin. Sa murang edad nito, marami na itong alam dahil sa mga karanasan na dapat matatanda lang ang humaharap. "Sigurado ka ba? Parang malayo pang bahay ninyo. Gabi na. Ayaw mo bang ihatid kita? Iwan ko na lang muna ang sasakyan ko rito." Mungkahi pa ni Arlene. Umiling naman si Rex. "Huwag na po. Ayos lang po talaga. Maraming salamat po, Ma'am Arlene. Salamat po sa pagpakyaw ng mga tinitinda ko pong basahan. Salamat din po sa pagpapakain ng masarap na pagkain. Hulog po kayo ng langit." Mahina siyang tumawa. "Hindi ako sobrang bait, kaya wag mong sabihin yan. Tumutulong lang ako sa'yo. Bukas, pumasok ka ha. Hindi ka nag-strike ng isang linggo sa pagpasok sa school. Pilitin mong pumasok araw-araw. Napaka-importante ng edukasyon, kaya kahit anong mangyari, pagtuunan mo ng pansin. Saka nang kumain tayo, masaya akong kasabay kita. Para naman mabawi na rin kahit papaano ang pagod mo sa maghapong pagbebenta." Bumaba na sa kanyang sasakyan si Rex. Nang maglakad si Arlene palayo, nagkaroon siya ng kagalakan sa puso. Alam niyang kahit sa maliit na paraan na kapag bigay siya ng tulong at suporta sa isang estudyante na may pangarap. Gayunpaman, isang bagay ang hindi magpatahimik sa buong sistema ni Arlene. "Tao po! Jocelyn!" saad niya habang kumakatok sa pinto. Nasa tapat siya ng bahay ni Jocelyn. May nagsabi sa kanyang yun daw ang bahay ni Jocelyn at nang naging asawa nito. Kaya umaasa siyang makita si Jocelyn. Pero sa pagbukas ng pinto, nawala na naman ang kanyang pag-asa. "Anong kailangan mo?" tanong ng dalaga, baka sa boses nito ang pagkalito. Pilit nang umiti si Arlene.
pilit na pinapawi ang pagtaas ng pagkadismaya at pagkabalisa. Hinahanap ko si Jocelyn. Jocelyn Ladisla. Kilala ko siya dati, kaibigan ko. Sana dito pa rin siya nakatira. Kumunot ang noo ng dalaga. Pasensya na pero kakalipat lang po namin mga 3 buwan ang nakakalipas. Wala po akong naririnig tungkol kay Jocelyn Ladisla. Hindi po yan ang pangalan ng dati ring nakatira po dito. Nadurog ang puso ni Arlene. Umaasa siya sa kabila ng lahat na matagpuan si Jocelyn doon. Hindi niya na alam kung saan ito hahanapin, kung saan siya magsisimula sa paghahanap ng batang pinabayaan niya noon. Alam mo ba kung saan nakatira yung tumira dito bago kayo? Umaasang tanong niya. Umiling ang dalaga. Hindi po eh, wala kasi masyadong nakuhang impormasyon tungkol sa mga dating may-ari. Lumipat po kami rito, agent na po ang kausap namin noon. May ideya ka ba kung saan ko siya mahahanap? Yung kausap niyo na nagbili sa inyo nito. Lalong naging desperado si Arlene. Inilabas ng dalaga ang cellphone. Sige po, ibibigay ko po. Marahil meron po silang mga record o maaring ituro po nila sa inyo sino yung mga dating nakatira dito. Tumango si Arlene. Pinipigilan niya ang luha at labis na frustration. Nagpasalamat siya sa dalaga pagkatapos makuha ang numero. Sa isang tango at mabilis na paalam, sumakay ulit si Arlene sa sasakyan niya. Sa loob ng kotse, tinitigan ni Arlene ang numero. Ramdam niya ang bigat ng desisyon niya. Ilang araw na siyang hindi mapakali, kaya pagkatapos niyang magtrabaho sa school, paunti-unti na siyang kumikilos. Hinahanap kung nasaan si Jocelyn. Denial niya ang numero. Huminga ng malalim si Arlene. Ilang beses tumunog ang cellphone bago may sumagot. Hello, ito si Frank Arizala mula sa Donovan Realty. Paano kita matutulungan? Tanong ng lalaki sa kanya. Mr. Arizala, ako po si Arlene. Arlene Ricalde, hinahanap ko si Jocelyn Ladisla. Yung dating nakatira sa bahay sa Maple Street na nabenta yata 3 months ago, nagbabaka sakali lang. Baka alam mo kung nasan ngayon si Jocelyn. Kaibigan niya ako, hindi ko siya mahanap kahit sa social media. Inactive din siya. Hindi agad nakasagot ang kausap niya. Hindi po namin karaniwang kinukuha ang contact information at iba pa para sa mga dating may-ari po. Hindi rin po namin alam ang current address nila ngayon. Pero ang alam ko po, lumipat po sila sa Davao. Napasinghap si Arlene. Davao? Sobrang layo ng lugar na yon at mukhang hindi naman dadalhin ni Jocelyn ang anak niya roon. Mas lalong tuloy siyang namomroblema. Hindi niya mapupuntahan yon at magtataka ang kanyang asawa kung umalis man siya at mawala ng ilang araw. Pagkatapos niyang tapusin ang tawag, huminga siya ng malalim. Ginawa niyang unang hakbang patungo sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Pero ngayong wala siyang makuhang malinaw na impormasyon, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Habang papaalis siya ng bahay, binalik-balikan ni Arlene ang mga alaala niya nang pinamigay niya ang sariling anak. Gusto niyang malaman ang kalagayan nito. Makita man lang itong maayos ang buhay, makakabawas sa bigat ng damdaming dinadala niya ng ilang taon. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Saan kita? Hahanapin anak. Nang makauwi si Arlene, mas naramdaman niya ang pagod. Nagulat siya nang makita si Gab. Hindi niya inasahang uuwi agad ito. Bakit ang aga mo, love? Tanong niya rito. Ngumiti ito sa kanya. Maaga lang, pinayagan naman kami ng boss namin. Kababalik niya lang galing trabaho. Regalo niya raw sa amin. Ikaw, bakit ka late umuwi? Mukhang pagod na pagod ka. Okay ka lang ba, love? Inilapag ni Arlene ang kanyang susi sa mesa. Nagpakawala siya ng pagod na buntong hininga. Umupo siya sa tabi ng kanyang asawa at agad na yumakap. Oo, love. Sabi niya, sinusubukang umiti. Kakalunch ko lang kasama ang isang co-teacher na pahabang kwentuhan kaya na-late ako. Tumango naman ito. Akala ko makakauwi ka na ng alas dos. Kaya pag uwi ko, nagulat din ako. Hindi mo na nagawang sabihin sa akin. Kumabog ang kanyang dibdib. Nagsinungaling lang naman si Arlene
Damang-dama niya ang bigat ng kanyang pandilin lang. Catch up lang, busy kasi kami last week. Mabilis niyang sabi, umaasang maging kaswal. Nag-usap kami tungkol sa paparating na seminar, hindi ko rin inasahang magtatagal kami. Nanlambot ang mga mata ni Gab at tinitigan siyang mabuti. Mukhang pagod ka. Sure ka bang kumain ka? Baka magkasakit ka. Hindi naman, sabi ni Arlene at umiiling-iling. Hindi ako masyadong nagugutom. Hindi naman siguro ako magkakasakit. Ipapahinga ko lang to. Tumango si Gab at sumenyas patungo sa kusina. Ipagluluto muna kita ng pagkain bago ka umakyat sa taas para makapagpahinga. Tipid siyang napangiti. Sobrang maalalahanin talaga ni Gab sa kanya. Ginagawa nito ang lahat para sa kanilang relasyon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi iyon makita ng kanyang mga magulang. Napasubsob siya sa couch. Gulong-gulo pa rin ang isip niya sa mga pangyayari sa araw na yon. Habang tumatagal na walang balita si Arlene sa pinabayaan niyang anak, mas lalo lamang hindi matahimik ang kanyang pagkatao. 7 taon ang nakalipas mula nang magpasya siyang talikuran ang sariling anak. Isang pagpili na ginawa niya dahil sa desperasyon at takot sa mga magulang niya noon. Ngayon, nakagawa na siya ng bagong buhay kasama si Gab. Isang buhay na puno ng init at pagmamahal. Ngunit binabalik siya palagi sa nakaraan, kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang batang yon. Sumasakit ang kalooban niya sa bigat ng mga sekretong itinatago niya sa kanyang mister. Hindi nito alam ang buong kwento ng kanyang nakaraan, kung papaano siya naging ibang tao, isang ina na gumawa ng hindi makatarungang pagpili. Ibinaon niya ng malalim ang bahaging yon ng kanyang buhay. Kaya ngayon, nagiging sariwa lahat ang mga akala niya ay naghilom na ng mga sugat. Alam niyang kailangan niyang tanggapin ang kanyang nakaraan ng mag-isa, ang paghahanap sa kanyang anak, ang mga tanong na natatakot niyang sagutin, mga laban na kailangan niyang labanan ng mag-isa. Hahanapin niya muna ang anak niya at kapag nahanap niya na ito, saka magiging totoo si Arlene sa kanyang asawa, mga magulang at sa kanyang sarili. Hindi pa rin ba pumapasok si Rex? Tanong ni Arlene sa kanyang mga estudyante. Umiling naman ang mga ito. Hindi pumapasok si Rex sa school halos 3 araw na. Isang matinding pag-aalala ang bumalot kay Arlene. Hindi siya makapag-focus sa kanyang trabaho. Hindi naman siya ganoon sa ibang estudyante niya. Kay Rex lang talaga. Ma'am Arlene, ayos ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong sa kanya ni Ma'am Clara. Pinilit niyang tumango. Ayos lang. Nag-aalala lang ako sa isang estudyante ko. 3 araw na kasing hindi pumapasok. Uminom ng tubig si Ma'am Clara. Kapag ganyang mga absent ang mga bata, may sakit na yan. Hingi ka na lang ng excuse letter. Mas lalo namang nag-alala si Arlene. Siguro, hindi siya mag-aalala kung alam niyang may mga magulang na nag-aaruga kay Rex. Pero base sa kwento nito noon, mukhang hindi na iniintindi ng ama ang kanyang estudyante at ang kapatid nito. Kaya kinabukasan, nakahinga siya ng maluwag. Pumasok na si Rex. Umupo ito sa likuran. Nakayuko ang ulo na parang sinusubukang makihalubilo sa mga kasama. Saglit na pinagmasdan ni Arlene si Rex. Napansin niya ang pagod na nakaukit sa mukha ng bata. Nang mag-break, nilapitan ni Arlene si Rex. Naninikip ang kanyang dibdib nang makita ang pagkain nito. Tuyo lang ang ulam nito at 2 piraso lang. Kaya lumabas muna siya para bumili ng ulam sa kantin. Bumili na rin siya ng kanyang pagkain. Sa halip na sa faculty room, sa classroom na lang siya kakain. Rex, halika rito. Dito ka kumain sa table ko. Paanyaya niya sa bata. Lumapit naman agad ito sa kanya. Inilapag niyang ulam sa harap nito. Sinabihan niyang kumuha, pero nang hindi nito ginawa, siya na ang naglagay sa ibabaw ng kanin ng bata. Salamat po, Ma'am Arlene. Mahinang sabi ni Rex sa kanya. Binuksan niya na rin ang sariling pagkain. Bakit hindi ka pumasok ng 3 araw? May sakit ka ba? Napatingin si Rex sa kanya. Nasa bahay lang po ako, Ma'am Arlene. Lalong lumalim ang pag-alala ni Arlene. Sa bahay? Anong nangyari?
Saglit na nag-alinlangan si Rex. Yung kapatid ko pong si Chi, nagkasakit po siya. Kailangan ko pong nasa bahay lang at alagaan siya. Bumaha ang lungkot at awa kay Arlene. Si Rex ay isang matalino at masipag na estudyante. Wala na siyang masabi rito, pero parang lahat ng taong nakapaligid dito, nakakalimutang bata pa si Rex. Ang responsibilidad ng pag-aalaga sa isang kapatid na may sakit, isang mabigat na pasanin para sa isang napakabatang katulad niya. Rex, kumusta na siya ngayon? Tanong pa ni Arlene. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Rex kahit nahalata pa rin ang pagod. Medyo okay na po si Chi. Tinutulungan din po ako ng asawa ni Kuya Lito para alagaan po ang kapatid ko. Lalong lumaki ang respeto ni Arlene kay Rex. Nakikita niya ang dedikasyon at pagmamahal nito para sa kapatid. Mga katangian na bihira lang at hindi makikita sa ibang bata. Alam niya na sa kabila ng mga paghihirap nito, nakukuha pa rin maging masaya ni Rex. Kung may kailangan ka o kung may kailangan si Chi, sabihin mo lang sa akin, okay? Malumanay na sabi ni Arlene. Huwag kang mahihiya sa akin humingi ng tulong. Palagi mo kong malalapitan. Tumango si Rex, nababanaag sa mga mata ang pasasalamat. Salamat po, Ma'am Arlene. Bumalik na ito sa pagkain. Napangiti siya nang maganang kumain si Rex. Masaya siyang natutulungan ang bata. Pakiramdam niya sa lahat ng estudyanteng dumaan sa kanya. Kay Rex lang naging malapit ang kanyang puso. Akala ni Arlene magtutuloy-tuloy na ang pagpasok na Rex sa eskwelahan. Pero lumipas na naman ang 3 araw, hindi na naman pumasok ang kanyang estudyante. Kaya para matanggal na ang kanyang pag-aalala, pumunta na siya kung saang eskinita sumuot si Rex noon nang ihatid niya ito. Hindi pa man siya nakakalayo, may nakabangga na sa kanyang bata. Nang tumingala ito sa kanya, umawang ang kanyang bibig sa sobrang gulat. Si Rex iyon, may mga pasa at sugat sa mukha. Ma'am Arlene! Usal nito at tumulo ang mga luha. Tulong po! Parang nadurog ang kanyang puso. Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo, ha? Pero bago pa makasagot si Rex, nawala na ito ng malay. Sobrang nataranta na siya. Maging ang mga taong nakakita, lumapit na sa kanila. Tinulungan siya ng mga itong dalhin si Rex sa kanyang sasakyan. Nang makarating sa ospital, sobrang kabado si Arlene. Sobrang natatakot siya para kay Rex. Maya-maya'y lumapit sa kanya ang doktor. Kaibigan nilang mag-asawa ang doktor na tumingin sa bata. Kumusta si Rex, Doc? Tanong niya rito. Nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagod. Pero ang mga sugat at pasa niya, yung iba, malala ang tama kaya namamaga. Pero wala namang serious condition akong nakita. But still, kailangan niya pa rin magpagaling at mamonitor. Kung gusto mo, idadaan din namin siya sa ilang tests para makasigurado tayong wala talagang problema sa bata. Sabi pa sa kanya ng doktor. Huminga siya ng malalim. Salamat po, Doc. Tumango naman ito. Ano bang nangyari sa bata? Umiling si Arlene. Hindi ko rin po alam, Doc. Estudyante ko po siya. Bibisitahin ko sana sa kanila. Ilang araw nang hindi pumapasok pero ito nang nangyari. Nakasalubong ko lang siya sa daan. Hinayaan na muna ni Arlene na manatili sa ospital ang bata. Siya na rin ang sasagot sa mga kailangan ni Rex. Itinawag niya na rin sa asawa niya ang nangyari at naiintindihan naman nito iyon. Nang magising si Rex, agad niya itong pinakain. Naawa siya. Naawa siya sa kalagayan ng kanyang estudyante. Kahit pagbuka ng bibig, nahihirapan ito. Kaya hindi niya muna tinanong, hinintay niya muna at hinayaan ito na mag-open sa kanya. Kapag pumapasok siya sa trabaho, inihahabili niya na lang sa nurse si Rex. Hindi rin naman pasaway na bata si Rex. Kapag may binilin dito, sinusunod naman agad nito. Wala ka bang balak ibigay si Rex sa ahensyang mas makakatulong sa kanya? Tanong ng kanyang asawa. Saka na muna kapag okay na yung bata, Gab. Naawa kasi ako kay Rex. Sa lahat ng estudyante ko, siya ang pinakamalapit sa puso ko. Isa pa, tatanungin ko pa siya. Gusto ko rin namang i-consider ang desisyon niya. Tiningnan siyang mabuti ni Gab. Basta huwag ka masyadong magpapakapagod pagdating kay Rex. May trabaho ka pa. Hindi mo kailangang maging invested sa pag-intindi sa batang yan. Mas may makakatulong sa kanya kaysa sa'yo. Hindi na lang siya sumagot. Alam niya naman yon pero hindi niya kaya. Gusto ni Arlene siya ang tumugon sa lahat ng mga pangangailangan nito.
Hindi lang siya makakampante lalo kung araw-araw niyang iisipin kung ano ang nangyayari kay Rex. Bumisita si Arlene kay Rex pagkatapos niya sa trabaho. May dala siyang pagkain para dito. Alam niyang magugustuhan ito yon, kaya nananabik na siyang mapuntahan ulit si Rex. Subalit nagulat siya nang makitang wala ang bata sa loob ng kwarto nito. Rex? Kinakabahang tanong niya. May gumalaw sa likod ng kurtina. Lumingon si Rex sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ito. Medyo madilim na sa labas, kaya kitang-kita mula sa kwarto nito ang mga ilaw at nangyayari sa labas ng ospital. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Arlene at inilapag ang mga pagkain niyang dala. Tipid na ngumiti ang bata. Medyo pikit pang isang mata dahil sa namamagang pasa nito. Tinitingnan ko lang po ang mga tao sa labas. Bakit po kaya ganun? Kahit magulo, maganda pa rin tingnan ang mga nasa paligid. Marahan siyang lumapit dito. Bata lang si Rex at simpleng mag-isip. Pero bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang estudyante, kahit matanda na si Arlene, pakiramdam niya, marami pa rin siyang matututunan. Nasa kanilang dalawa, kahit siya ang guro at ito ang estudyante, si Rex ang mas maraming kayang ituro sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Arlene sa bata. Okay lang po. Malakas naman na po ako. Kaya ko po to. Idol ko po ang mga superhero eh. Nakuha pa rin itong umiti. Lumuhod siya sa tabi nito at marahang hinawakan ng kamay. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa sa'yo nito? Namuo agad ang mga luha sa mga mata ni Rex. Kapag sinabi ko po ba, huhulihin po ba siya ng mga pulis? Suminghap siya at mas lalong lumapit dito. Rex! Mahal ko po si tatay kahit hindi niya po ko mahal. Kawawa naman po siya. Baka hulihin po siya ng mga pulis. Mahinang sabi ni Rex. Umiling si Arlene. Mas kawawa ka. Kung ganon, tatay mo ang may gawa sa'yo nito? Siya ang nananakit sa'yo? Hindi tumango si Rex. Nakatingin pa rin ito sa labas ng bintana. Para bang nilalabanan nito ang sariling umiyak. At doon, mas lalong nasasaktan si Arlene. Wala na po si Chi, Ma'am Arlene. Sobra po yung sakit ni Chi, hindi niya kaya. Patay na po si Chi. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Rex. Agad niyang niyakap ang kanyang estudyante. Sobrang nasasaktan siya para dito. Hindi niya napigilang maluha. Ramdam niyang sobra na ang bigat na nararamdaman nito at pagod na sa mga nangyayari. Alam ko naman pong galit si tatay sa akin kasi hindi naman po nila ako anak ni nanay. Nanginginig pa ang boses na sabi ni Rex. Kumunot ang kanyang noo. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang dibdib ni Rex, parang nahihirapang huminga. Sabi po ni tatay, ampun lang daw po ako. Hindi niya po ako anak, kaya hindi niya po ako mahal. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Arlene. Tiningnan niyang mabuti si Rex. Anong hirap pa ang pwede nitong pagdaanan? Bata pa lamang ito pero naranasan na yata nito lahat ng sakit at hirap na pwede nitong maranasan. Bawat hikbi sa gitna ng mga salita nito, mas lalong tumitindi ang awa ni Arlene kay Rex. Gusto ko lang naman pong mahalin. Yun po talagang gusto ko, Ma'am Arlene. Yung totoong mga magulang ko po, hindi po siguro nila ako mahal. Siguro, pangit po ako. Baka akala po nila, kapag lumaki ako magiging bad ako na bata kaya binigay po nila ako sa iba. Mahigpit niyang niyakap si Rex. Pakiramdam ni Arlene ito ang anak niyang pinabayaan niya. Iniisip niyang kung makita niya ang kanyang anak, baka ganoong mga tanong din ang ibato nito sa kanya. Pinunasan ni Rex ang mga luha nito. Hindi po ako hihiling ng kahit na ano. Hindi po ako hihingi ng pera, laruan at pagkain. Magtatrabaho po ako para hindi maging pabigat. Basta mahalin lang po nila ako. Yun lang naman po ang gusto ko, ma'am. Hinaplos niyang buhok nito. Hindi mo kailangang isipin yan. Wala kang dapat gawin. Bata ka lang. Kung sino man ang may kasalanan sa nangyari sa'yo, mga magulang mo yon at ang mga taong inakala mong magiging magulang para sa'yo. Please, wag mo nang iisipin ulit yan, ha? Sobrang nasasaktan si Arlene. Tila nang lilimos ng pagmamahal si Rex. Para bang buong buhay nito, alam na nitong iyon lang palagi ang aasamin nito at wala nang iba. Tiningnan niyang mabuti si Rex.
Hindi mo kailangang manglimos ng pagmamahal. Marami pang pwedeng magmahal sa'yo, Rex. Ako, teacher mo ako. Pangalawang magulang mo ako. Mamahalin kita na parang anak ko. Okay lang ba yun sa'yo, ha? Kukupkupin kita. Ibibigay ko sa'yo lahat ng hindi na ibigay sa'yo ng totoong magulang mo at ng mga taong kumupkup sa'yo. Bahagyang kumalma ang bata. Talaga po, Ma'am Arlene? Aampunin niyo po ako? Pinunasan ni Arlene ang tumulong luha sa mga mata ni Rex. Oo, simula ngayon, hindi lang mamang itatawag mo sa'kin. Pwede mo na akong tawaging mama. Muntik na siyang matumba nang yakapin siya ni Rex ng mahigpit. Mahina siyang tumawa, pero punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Kaya nang makarecover si Rex, dinala niya ito sa bahay nila. Nagulat naman si Gab sa ginawa niya, kaya ipinaliwanag niya sa lalaki kung ano ang gusto niyang mangyari. Gusto ko siyang ampunin, sabi ni Arlene sa kanyang asawa. Ilang linggo ko na itong pinag-iisipan. Nanlaki ang mga mata ni Gab at umupo ito sa tapat niya. Gusto mong ampunin si Rex? Arlene, napakalaking desisyon itong gusto mo. Sigurado ka na ba dito? Tumango naman si Arlene. Oo Gab, sigurado ako. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Kawawa naman yung bata, Gab. Mas mapapanatag ako kung nasa akin siya. Kapag dito siya, mas kampante akong ligtas si Rex. Kumunot ang noo ni Gab. Naiintindihan ko na gusto mong tumulong pero iba na rin ang usapan kapag inampo natin si Rex. Magiging commitment natin ang bata. Naisip mo ba kung paano ito makakaapekto sa atin? Paano naman si Naomi? Mas lalo yung love sa'yo ng anak ko. Huminga ng malalim si Arlene. Alam mong ginagawa ko lahat para sa anak mo at hindi magbabago yon kahit nandito na si Rex. Si Naomi lang naman talagang ayaw maging open sa akin. Alam kong malaking commitment ito pero buo na ang desisyon ko, Gab. Bibigyan ko ng magulang na magmamahal sa kanya si Rex at ako ang gagawa nun. Tayo. Sumandal si Gab sa kanyang upuan. Attach ka na talaga sa batang yon. Pinag-uusapan natin ang isang bata na nakaranas ng maraming trauma. Kung gusto mo talaga, magiging mahirap to. Aware ako dyan, sabi ni Arlene at medyo nanginginig ang boses. At nakita ko ng pinagdaanan ni Rex. Nakita ko ang sakit at pagmamakaawa niya na sana may magmahal sa kanya. Hindi ko kayang walang gawing Gab. Kailangan niya ng pamilya na makapagbibigay sa kanya ng pagmamahal. Deserve ni Rex ng chance para gumaling, na magkaroon ng kinabukasan kung saan nararamdaman niyang ligtas at minamahal. Kung maibibigay natin yon, naniniwala akong sulit ang sakripisyong yon. Napapayag niya rin naman si Gab, kaya nang sabihin niya yun kay Rex, tuwang-tuwa ito. Napangiti na lang siya. Lumipas ang mga araw, siya na nga ang nag-alaga kay Rex. Nakikita niyang tinatarayan ito ni Naomi. Pero ngumingiti lang ang estudyante niya. Doon niya napatunayang mabait na bata talaga ito. Hindi mo dapat tinatarayan si Mama at Naomi. Mabait naman siya eh. Pinagluluto niya pa nga tayo. Dapat lagi kang magpasalamat. Mabuti ka nga dalawang mama mo. Pareho pang minamahal ka. Dapat nagpapasalamat ka na binigyan ka ni Lord ng dalawang mapagmahal na mama. Narinig niyang sabi ni Rex habang kumakain ng dalawang bata. Inirapan naman ito ni Naomi. Wala kang pakialam, huwag mo nga ako kausapin. Napabuntong hininga na lamang si Arlene. Hindi niya talaga alam kung paano puputulin ang sungay ni Naomi. Gayunpaman, nakikita niya rin naman na kahit papaano, nagkakasundo na ang dalawa. Mama, Eddie, Ma'am Arlene ang tawag ko po sa inyo sa school? Tanong ni Rex sa kanya. Ikaw ang bahala, pero mas maganda na sigurong ma'am na lang din kasi estudyante pa rin naman kita. Tapos, kapag wala na sa classroom, pwede mo na akong tawaging mama. Tinapos ni Arlene ang pagsusuklay sa buhok ni Rex. Tiningnang mabuti ni Rex ang sarili sa salamin. Bagong ligo ito at bago rin ang uniform. Nilagyan niya ng bimpo sa likod nito para hindi mabasa ang uniform kapag pagpapawisan. Mama, ang pogi ko po. Ngiti-ngiti na sabi ni Rex. Ngayon lang po ako nagkaroon ng bagong damit at mukha po akong mabango. Mahina siyang tumawa. Pogi at mabango ka naman talaga. Sige na, dalhin mo ng bag mo. Baba ka na. Ako naman ang mag-aasikaso. Hintayin niya na lang ako sa sala ni Naomi. Kinuha naman ito ang bag. Mahina siyang tumawa nang hinalikan ni Rex ang bago nitong bag. Pinagpagan pa na parabang maraming alikabok yon.
Sobra talaga itong magpahalaga sa mga bagay na natatanggap. Sa mga lumipas na buwan, naging okay naman si Rex sa kanila. Nakita niyang unti-unti na itong nakaka-recover. Gayunpaman, gumawa siya ng paraan para makasuhan ang itinuring nitong ama na bilanggo ang nanakit kay Rex. Ipinaalam niya yun kay Rex isang beses pero wala itong sinabing kahit na ano. Alam ni Arlene na masakit para sa bata iyon. Subalit mukhang alam din naman ito na dapat pagbayaran ang kasalanan ng isang tao. Wala ka talagang alam sa tunay mong mga magulang? Tanong ni Arlene habang nagkakwentuhan sila ni Rex. Sandaling nag-isip ang bata. Meron naman po. Sabi po ni nanay dati, binigay daw po ako ng nanay ko sa kanya. Jocelyn daw po ang pangalan ng tunay kong nanay. Natigilan si Arlene sa kanyang narinig. Iniisip niyang maraming Jocelyn sa mundo pero papaano kung... Alam mo ba ang itsura ni Jocelyn ng totoo mong mama? Nauutal niyang tanong dito. Tumango naman si Rex. Opo, may picture nga po kaming magkasama eh, kaso nasa bahay po ni tatay. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Arlene ang kanyang laptop. Hinalungkat niya ang lahat ng litrato niya noong college pa lang siya. Hanggang sa nakita niyang larawan nila ni Jocelyn. Ipinakita niya yun kay Rex. Eto, kamukha ba siya ng Jocelyn na nasa picture na sinasabi mo? Nauutal sa kaba na tanong ni Arlene kay Rex. Bakas naman ang gulat sa mga mata ng bata. Siya nga po, kilala niyo po ang tunay kong ina? Magkaibigan po kayo? Hindi na nakasagot si Arlene. Tiningnan niyang mabuti si Rex. Imposibleng anak ni Jocelyn ang batang nasa harap niya. Siya lang naman ang buntis ng mga panahong yon. At ngayon niya lang napagtanto, kasing edad ng pinabayaan niyang anak si Rex. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Pigilan man ni Arlene ang mga hikbi, kumawala pa rin iyon sa kanya. Nanghina ang mga tuhod niya at napaluhod. Mama! Sigaw ni Rex at hinawakan agad siya. Bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Inabot niya si Rex at mahigpit na niyakap. Mas lalong napahagulgol si Arlene. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Kaya pala, unang kita niya palang kay Rex, sobrang gaan agad ng kanyang loob. Maya-maya, humupa na rin naman ang pagluha niya. Gayunpaman, mabigat pa rin ang pakiramdam niya. Hindi niya kayang aminin kay Rex. Hindi niya kayang sabihin sa anak niya na siya ang nanay na nagpamigay dito. Kung mayroon man may pinakamalaking kasalanan kay Rex, siya lang yon. Kung una pa lang nanindigan na siya para sa sariling anak, hindi sana daranasin ni Rex ang maghirap at saktan ng taong kumupkup dito. Kaya nang makatulog si Rex, walang ibang ginawa si Arlene, kundi titigan ang anak niya. Sobrang laki ng pagsisisi niya sa mga ginawa niyang desisyon noon. Bumabalik sa kanya lahat, ang una nilang pagkikita, ang makita itong nagtitinda ng basahan para lang mabuhay, ang katawan nitong punong-puno ng sugat at mga pasa. Tumulo na naman ang mga luha ni Arlene. Kung pwede niya lang ibalik ang nakaraan, hinding-hindi niya pababayaan si Rex. Ipaglalaban niyang anak niya kahit anong mangyari. Kaya simula ng gabing yon, ipinangako ni Arlene sa kanyang sarili na babawi siya kay Rex. Ibibigay niya lahat ng bagay na ipinagkait dito. Gagawin niya ang lahat, maging masaya lang ito at matanggap ang pagmamahal na hinahangad nito sa simula pa lang. Kaya lang, hindi niya alam kung papaano sasabihin sa asawa niya ang tungkol doon. Hindi pa alam ni Gab ang totoo tungkol sa nakaraan niya. Pero isang pangyayari ang maabutan ni Arlene na magpapabago palalo sa takbo ng buhay nila. Bumaba agad ng sasakyan si Arlene nang makita niyang hinahampas ng host ni Naomi si Rex. Inagaw niya agad sa kanyang stepdaughter ang host at pinagalitan ito. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan si Rex? Sigaw ni Arlene sa bata. Hindi niya pa nasigawan ng ganoon si Naomi. Hindi niya na lang talaga napigilan. Sumosobra na ang anak ni Gab. Arlene! Bakit mo sinisigawan ng anak ko? Lumapit si Gab sa kanila at hinila ang anak nito. Dahil sumosobra na siya! Kitang-kita ko! Wala nang ginagawang masama si Rex dito, pero sinasaktan ng maldita mong anak. Hindi niya na napigilang sabi. Napailing si Gab.
Pagsabihan mo pero huwag mong sisigawan. Anak ko pa rin ang kinakausap mo. At bakit mas kinakampihan mong ampun mo kaysa sa stepdaughter mo? Ito nang habang sinasabi ko, mawawalan ka ng amor kay Naomi dahil masyado kang nahuhumaling sa pagkananay mo sa ampun eh. Hinawakan niya si Rex. Anak ko siya! Tumigil ka sa katatawag ng ampun kay Rex dahil anak ko siya! Hindi agad nakapagsalita si Gab. Bakas ang gulat sa mukha nito. Tumulo naman ang kanyang mga luha. Mas lalo niyang hinawakan si Rex na hindi na rin naiintindihan ang nangyayari. Habol ni Arlene ang hininga ng magsalita. Anak ko si Rex. Nito ko lang din nalaman. Anak ko siya sa pagkadalaga na pinamigay at pinabayaan ko. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Hindi makapaniwala si Gab. Anong kalokohan to? Umiling si Arlene. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Hinayaan niya munang mag-isip si Gab. Sa ngayon, ang anak niya muna ang kanyang iintindihin. Marahan niyang hinila si Rex at isinakay sa kanyang sasakyan. Lalayo muna sila. Bibigyan niya muna ng space si Gab. Alam niyang nabigla ito at hindi niya kayang harapin ang galit ng kanyang asawa, lalo na sa harap ni Rex. Mayamay nakarating na sila sa park. Tahimik lang si Rex at hindi umiimik sa kanya. Mas lalo tuloy, nadudurog ang kanyang puso. Anak niyo po ako? Ikaw po ang tunay kong nanay? Nanginginig ang mga labi ni Rex. Huminga ng malalim si Arlene. Sorry anak. Sorry kung pinabayaan kita. Tumulo na ang mga luha ni Rex. Ang sakit po ng dibdib ko, mama. Hindi ko po alam kung magagalit po ako, matutuwa o malulungkot. Halo-halo po. Parang ang bigat po sa dibdib. Niyakap ni Arlene ang kanyang anak. Sorry. Sorry talaga. Huwag niyo na po ako ulit iiwan, ha? Munting hiling nito. Umiling si Arlene. Hindi na anak. Kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan. Ikaw na simula ngayon ang palagi kong pipiliin. Gumanti ng yakap si Rex. Hinayaan muna nila ang kanilang mga sarili na damhin ang pagmamahal ng isa't isa. Nang kumalma sila, pinasyal niya muna si Rex. Napangiti siya nang makitang masaya ito. Kahit paano, mukhang nawala na ang bigat ng nararamdaman nito kanina. Nang oras na para umuwi, kinakabahan na siya. Gayunpaman, nang makita niya sa garahe si Gab at nag-aabang sa kanila, nakahinga siya ng maluwag. Ito agad ang nagbukas ng pinto para sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Anak, Rex, pasok ka muna sa loob. Maligo ka muna bago ka pumunta sa kama mo, ha? Biling niya sa bata. Tumango naman ito at pumasok na sa loob. Nang mawala si Rex, hinarap niya muli ang kanyang asawa. Sorry, mahinang sabi niya kay Gab. Huminga naman ito ng malalim. Sorry din, nabigla lang ako kanina. Alam kong hindi dapat tayo nagalit sa isa't isa. Away bata lang ang mga yun pero bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa anak mo? Hindi naman kita huhusgahan kahit may anak ka na. Tinanggap mo nga ako kahit may anak ako. Ikaw pa kaya? Nangilid ang mga luha ni Arlene. Dahil natatakot ako mahusgahan mo, Gab, hindi mo ako katulad. Kasi ikaw, inalagaan mo ang anak mo. Ako, pinabayaan ko siya dahil sa takot ko sa mga magulang ko noon. Kung hindi pa kumilos ang tadhana para sa aming dalawa ni Rex, hindi ko pa muling makakasama ang anak ko. Sumabog ako kanina kasi. Anak ko yon. Alam mo naman ang mga pinagdaanan ni Rex, di ba? Kaya bilang ina, na gustong makabawi sa lahat ng pagkukulang ko, masakit para sa akin na makitang masaktan ang anak ko. Niyakap siyang muli ni Gab. Naiintindihan ko, sorry din. Napagsabihan ko na si Naomi kanina. Inamin niyang siya ang nauna. Sorry talaga. Huminga ng malalim si Arlene. Sana matanggap mo si Rex bilang anak ko. Sinapo nito ang kanyang mukha. Oo naman, sorry sa lahat ng mga nasabi ko. Nadala lang din ako. Katulad mo, uunahin ko munang isipin ang kapakanan ng anak ko. Pasensya na pero gusto kong malaman mo. Natanggap ko naman si Rex noon pa. Kahit hindi ko pa alam na totoo mo siyang anak. Sorry kung naging unfair ako sa'yo. Pangako, sisikapin ko rin na maging ama sa anak mo. Kung paanong sinisikap mong maging ina para kay Naomi. Mahal na mahal kita, Arlene, at mahalaga sa akin na maging masaya ka. Muli silang nagyakap na mag-asawa.
Nagpapasalamat siya sa Diyos na mabuting lalaki ang napili niya. At simula ng gabing yon, nangako si Arlene sa kanyang sarili. Hindi lang pagmamahal ang ibibigay niya kay Rex, kundi isang pamilya na mauuwian ito at masasandalan sa kahit na anong problema. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging magulang ay hindi isang responsibilidad na pwedeng takasan lamang. Bilang mga magulang, maging modelo sana tayo sa ating mga anak. Natututong maging isang magulang ang isang bata sa kanyang paglaki kapag naging mabuting halimbawa tayo sa kanila. At sana'y alam natin na ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay mga masasayang alaala na nagmula mismo sa atin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.